Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, kapag ka sinabi sa atin ng ating magulang na mabuti tayo, mabuti kang anak, masaya tayo. Kapag sinabi sa atin ng ating asawa na mabuti kang asawa, masaya tayo mga kapatid. Kapag sinabi ng mga tao na mabuti tayong tao, napakasaya natin. At kapag sinabi ng hari na tayo ay mabuting tao, mas lalo tayong masaya. Ano sa palagay natin, mga kapatid, kung ang Allah ang magsabi na tayo ay mabuti, ang Allah ang hari ng mga hari, ang tagapaglikha sa lahat, mismo ang magsabi na tayo ay mabuti, at hindi lamang mabuti, kundi tayo na ang pinakamainam sa mga tao. Ano kaya ang mararamdaman natin? Mga kapatid, ang Allah mismo ang nagsabi sa banal na Quran. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khayran lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun." Ang talatang ito ay makikita natin sa Sura Al-Imran na ika-110 na talata. Ayon sa kahulugan ng talatang ito, mga kapatid, nananampalataya sa Allah, "Kuntum khayra ummatin." Kayo na, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pinakamainam na pamayanan. Anong ibig sabihin ito, mga kapatid? Ummatu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, pamayanan ng propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ang Allah mismo ang nagsabi, hindi lamang kung sino, kundi ang tagapaglikha. Ang siyang nagsabi na hindi lamang tayo mabuti, kundi tayo na yung pinakamabuti, pinakamainam na mga tao. Pero mayroong dahilan. Sa anong dahilan? Tatlong bagay, mga kapatid. Ta'muruna bil ma'ruf. Dahil sa kayo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ipinag-uutos nyo ang mga mabubuti, ang mga magaganda, ang mga tamang aral. Watanhauna 'anil munkar, at ipinagbabawal ninyo ang mga masasama, ang mga labag sa Allah subhanahu wa ta'ala. Watu'minuna billah, at kayo ay nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan natin ang ating mga sarili, mga kapatid. Tayo ba ay nakapasok sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na tayo na ang pinakamainam na mga tao? Kung mayroon tayong pagkukulang, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, gawin nating ganap para makamit natin ang pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, mayroong isang maikling kasaysayan sa kapanahuna ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na ito ay naisalaysay ni Ummu Salama radiyallahu anha. Kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dalawang lalaki na sila ay nag-aaway. Nag-aaway sila, halos magpatayan na sila dahil lamang sa pagmamana
na bawat isa sa kanila ay iginigiit niya na siya ang may-ari. Sinasabi ng isa na siya ang may-ari, siya ang may karapatan. Sinasabi naman ng isa ay siya ang may-ari, siya ang may karapatan. Dumating sila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para ayusin ang kanilang pagtatalo, mga kapatid. Subalit ano ang sinabi sa kanila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sinabi niya na katotohanan na ako ay katulad ninyo, tao lamang. At kayo ay nag-aaway dito sa harapan ko mismo o sa aking panahon na maaari na ako ay makapagbigay ng desisyon base sa aking narinig kung sino yung maganda ang kanyang pananalita o pag-explain. Subalit ang sino man mabigyan ko, mapagdesisyonan ko, na may bigay ko sa kanya na hindi naman tama, hindi naman para sa kanya, huwag niyang kunin. Dahil iyon, sabi niya, ay kit'atun minan nar, isang piraso, isang kapiraso na magmumula sa apoy, sa impyernong apoy. At dahil dito, mga kapatid, ay napaiyak ang dalawang lalaki na ito. Napaiyak sila dahil biglang pumasok sa kanila ang tamis na pananampalataya at pagmamahalan sa isa't isa, mga kapatid. Hanggang sa sinabi ng isa sa kanila na ang sa akin ay sa kanya na. Dati ang pinagawa nila ay bawat isa gusto niyang kunin. Sa ngayon naman ay bawat isa ay bibigay na niya sa kanyang kasama. Yung isa ay bibigay na niya doon sa kanya na. Ang isa naman, sabi niya, ang karapatan ko sa kanya na. Kung gayon sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ganyan ang inyong desisyon ay maghati na lamang. Hinati ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung mayroon mang ibig sabihin ay sa pagkanilang paghahati ay may naibigay na hindi para sa kanya, ganun ay ibig sabihin pagpasinsyahin na. Tanggapin na, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, minsan ay dumarating sa punto na tayo ay nararamdaman natin ang tamis na pananampalataya. Halos tumatayo na ang ating mga balahibo, lalo na pag tayo ay nagbasa ng banal na Quran o kaya ay tayo ay nakikinig ng mga talata ng banal na Quran na kung saan ay ito ay kabilang sa katangian ng taong nananampalataya, mukmin, mga nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay kapag ka narinig nila ang talata ng Allah, salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay nangangamba ang kanilang puso. Natatakot sila at ibig sabihin nagiging matatag ang kanilang pananampalataya. Walau amana ahlul kitab, walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum. At kung manampalataya lamang, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga ahlul kitab, kung maniwala ang mga ahlul kitab, kapag sinabi na ahlul kitab sa banal na Quran, ay automatic na maiisip natin na ang mga Yahud, mga Hudyo at ang mga Nasrani, mga Kristiyano, sila yung mga tao na pinagkalooban ng aklat o kaya ay kasulatan. Kung sila ay maniwala, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, lakana khairan lahum, ito ang magiging mabuti para sa kanila, ang kanilang paniniwala ay magiging mabuti para sa kanila. Ibig sabihin, ayon sa mga pantas, kung kanilang tanggapin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay mabuti para sa kanila. Minhumul mu'minun wa aktharuhumul fasiqun. Kabilang sa kanila, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay mga nananampalataya, mga mu'min, mga naniwala. Wa aktharuhumul fasiqun. At karamihan sa kanila, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, karamihan sa mga angkan ng kasulatan, mga Hudyo at mga Kristiyano, ay mapaghimagsik.
Ano ang ibig sabihin ng fasikon, mapagimagsik? Ayon sa pagpapaliwanag ng mga pantas, al-kharijuna an dinihim. Sila ay lumihis sa kanilang relihiyon mismo, sa kanilang pananampalataya. Bakit mga kapatid? Dahil ang pananampalataya, dinul Yahud wa dinul Nasara, yung pananampalataya, relihiyon ng mga Hudyo, relihiyon ng mga Kristiyano, na yung mga relihiyon ng mga Hudyo na ang kautusan ng aral ay sundin. Ang kautusan sa Taurat ay yung mga Hudyo kailangan nila sundin. Ang mga Nasrani, yung mga Kristiyano, ang anumang nasa loob ng Injil, yung aklat ay pinagkaloob kay Propeta Jesus, sumakan niya ang kapayapaan. Ito, mga kapatid. Kaya sinabi ng Allah, waksaruhumul fasikun. Karamihan sa kanila ay mapaghimaksik. Bakit mga kapatid? Dahil kharijuna an dinihim, lumabas sila sa kanilang pananampalataya. Ang utos sa kanila ay sundin nila ang mga Hudyo, sundin nila ang anumang nasa loob ng Taurat. Ang mga Kristiyano, sundin nila ang anumang nasa loob ng Injil. Na makikita natin, sabi ng mga pantas, ang sifatu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Makikita natin ang katangian, ang tanda ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Taurat. Ang katangian, ang tanda ng pagiging propeta ni Muhammad sa Injil. Hindi nila pinaniniwalaan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, samantala nandiyan naman yung palatandaan sa kanilang aklat na Taurat. Hindi nila pinaniniwalaan si Propeta Muhammad, samantala nandiyan naman ang palatandaan ng pagiging propeta ni Muhammad sa Injil. Kaya, wa aktsaruhumul fasiqun. Yan ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Karamihan sa kanila ay mga mapaghimagsik, lumabas sa kanilang relihiyon, lumabas sa kanilang pananampalataya. Kung tunay na sila ay mga Hudyo, paniwalaan nila si Propeta Muhammad dahil nandyan sa Taurat. Kung tunay na sila ay Kristiyano, paniwalaan nila si Propeta Muhammad dahil nandyan sa Injil. Mga kapatid, nakakalungkot sabihin na mayroon pang mga tao na hindi mga Muslim na lubos ng paninira kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o kaya ipanghuhusga kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sa ating lahat, mga kapatid, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayon sa naisalaysay ni Abdullah bin Mas'ud, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taban lima ji'tu bihi. Hindi kailanman nananampalataya ang isa man sa inyo, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta yakuna hawahu, hanggang sa hindi magkaroon ng kanyang sarili, yung kanyang kagustuhan, yung kanyang paniniwala, tabaan lima jito bihi, na alinsunod sa anumang aking na iparating, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung ang tao ay hindi sumunod sa anuman na iparating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kailanman ay hindi siya matatawag na nananampalataya. La yu'minu ahadukum, hindi nananampalataya ang isa man sa inyo, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanggang sa hindi sumunod ang kanyang sarili sa anuman na iparating ko. Katulad ng ipinahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng mga talata ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga hadith ni Propeta Muhammad sa pamagitan ng kanyang mga gawain o anumang bagay, mga ikrar, ibig sabihin, mga pahintulot ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.